Okay, Tagal, mo nang nawala. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Okay, Tagal. Ay, tama na. Nako mga friendship, nako marami tayong kababayan ng mga OFW na gusto na talagang bumalik sa Pilipinas for goods. Nako mga friendship, pero bakit kaya hindi sila makauwi? Dahil nga kahit malaki ang kita, ay nako pero kapos pa rin. Real talk lang po tayo. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit sira parati ang budget ng mga kababayan nating OFW? Yan ang pag-uusapan po natin. Kaya tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this channel. Ito yung mga channel ng mga iponaryo at mga payaman. Mga friendship, paksa na ito, pag-usapan natin mga reasons kung bakit parating sira ang budget ng OFWs. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan po. At anong pwede nating gawin para hindi tayo kapusin sa budget. At sa huli, sa last part na ito, may i-reveal po ko sa inyo isang app na pwede nyong gamitin para ma-monitor ninyo ang inyong expenses dito sa Pinas. Yes, pwede nyong kontrolin yan. Paano? Yan, mamaya, sa last part na lang. Okay, mga friendship, may mga kakilala ba kayo o kamag-anak na sa abroad na gusto na talagang umuwi? Pero yun, hanggang ngayon, wala pa rin ipon. Grabe ang pinagdadaanan nila sa abroad na sobrang lungkot at homesick. Tapos, mahirap makasama rin sa ibang lahi, diba? At hindi lang yan, nagbibigay pa ng mga financial support sa mga kamag-anak dito. Alam nyo, sinasabi nating bagong bayani mga OFW, pero napakahirap po talaga kung hindi po nila naayos ang kanilang finances. Oh, no. Kaya nga, ano ba talaga ang dahilan kung bakit sira ang mga budget ng OFW? Let's talk about this, number one. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng maling mindset, no? Na treat yourself mindset or I deserve this mindset ng mga OFW. Talagang, ito lang ha, let's be real. Kasi mabilis sabihin to, pero pag nandun ka na, iba na ang sitwasyon. Sa sobrang lungkot ba, na parang feeling mo na gusto mo talagang bumawi at i-treat mo ang inyong sarili. Kung ikaw isang OFW, kung nag-agree kayo sa statement na ito, please type agree in the comment section. So yung deserve ko to, di ba? May mga, again, ilan lang, hindi ko naman nila lahat na bumibili ng gadgets, mga bags, mga signature clothes, na sa totoo lang, hindi naman nila talaga kailangan. Pero ang sarap ng pakiramdam pag nabibili mo na yung mga dating hindi mo nabibili. Number two, yung mindset also na iniisip na malaki ang kita or hindi mauubos ang kita. Yun din, ang nag-u-joke din minsan na parang gumastos ba? Anyway, ipapasok pa naman ang sweldo, ang laki naman kinikita ko. Ngayon, laki pa ng palitan, di ba? 1:58. Totoo na malaki ang kita, pero sa totoo rin na malaki rin po ang gastos. Hindi lahat ng mga OFW ay may mindset na ganito. Pero sinasabi ko, yung mga tao na hirapan po mag-budget, eh ganun po ang way of thinking na parating malaki ang kita. Pangatlo, bakit ba kinakapos sa budget? Minsan sa totoo lang, sa sobrang laki ng expenses, nababaon sa utang. Kaya karamihan, pagpasok ng sweldo, pagbayad lang ng utang. Do you agree? Yung parang ganito po nangyayari niyan eh. Paglabas sa sweldo, kulang din utang, and then pagbabayad ng utang din, kulang utang, pagbayad ng utang. Paikot-ikot lang yun. Ako mga friendship. At minsan naman, parang nabibiktima rin ng mga tinatawag na loan sharks. Alam mo, ito pang nakakalungkot ha. May mga nabalitaan. Hindi ko nabalitaan, pero na-witness ko talaga na yung kanilang passport nakasanla. Oo. Sanla passport na, papautangin ka, pero iwan mo yung passport mo. Talagang hindi ka talaga makaalis. Pang-apat na dahilan kung bakit po kinakapos ang budget ng isang OFW is because nami-mismanage po ang perang pinapadala. Yun. Siguro ito yung pinakamasakit na dahilan kung bakit walang ipon at talagang kapos parati. Diba, yung mga pang-tuition fee, imbis na panggamit sa tuition fee, na gagamit sa ibang bagay, imbis na sa bills, na pupunta sa luho. At na syempre, nasanay na rin yung mga ibang kaibigan o kamag-anak dito sa Pinas na umaasa lang, no offense meant, sa mga padala. So, yun po ang nangyayari. Kaya nga, napakalaking problema niyan. Pinapadala mo ng pera, pero hindi ginagamit ng tama. Kaya nga, the best way talaga, dapat ikaw yung OFW nakikinig, mas maganda na ikaw na rin ang mag-manage ng monthly expenses mo para sa iyong pamilya. Pero nagtatanong ka, Chinky, ito lang, maganda yung sinasabi mo, pero paano? Nasa ibang bansa nga kami, di ba? At ito na,
ito na ang solusyon. Kanina sinabi ko, i-reveal ko sa inyo paano nyo i-monitor ang perang pinapadala kahit nasa abroad. Alam nyo ba na pwede ikaw mismo ang magbayad ng bills ng pamilya mo sa Pinas? Para walang chance na ma-mismanage to. At parang nandyan ka lang kasama ng mga mahal mo sa buhay. Talaga, yes. Gamitin mo lang yung cellphone mo. Pwedeng-pwede na yan. Mas magaling, mas mabilis, mas safe, at mamomonitor mo. Paano? Na-discover ko tong GCash na app na pwedeng kang ika nga magbayad ng bills kahit nasa abroad ka. Ha? Huh? So, paano yan? Ito lang, before. Di ba, pupunta ka ng remittance outlet, tapos magre-request ka ng remittance via GCash or OR through regular remittance. So, matatanggap ng mga kamag-anak mo yung remittance, pero sila may control. Oh, no. Pero ngayon, ito, ngayon. Download and activate your GCash with a Philippine SIM with Philippine ID at pwede ka na mag-send ng money libre, GCash to GCash. Oh. At ang gaganda niyan, ikaw ang may control ng iyong finances, remittance, transactions sa pamilya mo, pwede ka magbayad ng mga bills, pwede ka magbayad ng mga load, okay, pwede ka magpadala ng pera, at pwede ka rin mag-invest using na yung GCash, ikaw na magmamanage. Ang recipient naman po, ang matatanggap na po nila, yung mga bayad na utility bills, yung mga load, yung mga broadbands, at ala, in other words, ikaw na ang magmamanage. Di ba maganda yon mga friendship? Kaya probably you are asking paano ba ang gagawin ko. So, simple lang. Download and register the GCash. I-verify lang by using your Philippine ID and make sure you have a Philippine SIM. Eh, paano kung wala akong Philippine SIM? Ay, pwede na kayo pumunta sa GCash Remittance Partner, no? And then, padala nyo na lang yung pera nyo through the partner branch. Tapos, magre-request lang kayo ng remittance to be sent straight sa mahal nyo sa buhay sa kanilang GCash account. At ang gandahan pa, pwede nyo pang i-link ang inyong mga banko like BPI, Union Bank, or ang inyong PayPal account. At isa pa, pwede pa kayong mag-cash in using InstaPay. At pag naka-cash in na po kayo, ay nako, napakadali na magpadala ng pera sa Pinas. Pag GCash to GCash, libre yan. Ako mga friendship. Ito na ang pinakamadali at pinaka-safe ng pera padala at the same time pagmamanage ng inyong budget para sa iyong mahal sa buhay. Congratulations GCash for this facility and this app. Grabe to, no? Talagang laking tulong sa ating mga kababayan na OFW para ma-monitor ang kanilang expenses and remittances. Subukan nyo na ito para hindi malustay ang perang pinapadala nyo. So friends, kung nagustuhan nyo at kung meron pa kami mga question regarding the app, mag-comment na lang kayo sa comment section. Please visit the GCash Help Center through the link in the description. Maraming salamat. Sana naman na-enlighten po kayo. Ay nako, thank you very much for tuning in this channel. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always check positive. Bye! Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.